kami nag-doorbell. Ayan, madidinig mo yung sasalita sa labas. Tapos ito, pwede ka magsalita pag tinik mo ito. Matay siya kasi hindi mo malinaw. Pwede ka magpalit ng tunog. Ito, pwede ka magsalita. Ito, pwede mong buksan yung gate. Kailangan meron ka automatic ring lock na 12 volts. So, papakita ka mamaya pa paano ikabit yan. Tapos, simple lang po installation nito. Meron siyang apat na wire sa likod. So, ito yung free niya. So, ang ginawa ko, bumili lang ako ng UTP cable. Ang outdoor to Cat 6. Ayan. So, walo yung laman nito sa loob na wire. Ginawa ko na lang apat. Pinagsama ko yung dalawa. Para medyo makapal. So, yung nasa labas yung pinaka-button niya. Papakita ko mamaya. Ito po siya. Ito po yung monitor. Ayan, apat na wire yan. Papunta po sa labas tong apat ang wire. Tapos ito pong dalawa, power supply yan. Ayan. Siya na rin po ang bibigay ng power dun sa labas. Ayan, pinakita ko na ibikod. So, ito yung monitor sa labas. Ay, yung button sa labas. Ayan, pagka-prenes mo yan, makikita ka ng mga, ano, yung nasa sa loob. So, diyan natin ikakabit din yung automatic rim lock natin. Hello, ma. Hindi, okay lang po, ma. Binibidyo ko lang. Malabo pa din. So, ito po yun. Doon siya galing. Ayan. Ayan, dito siya nakakabit sa apatan na to. So, ngayon, itetrace natin kung saan natin ikakabit yung rim lock dyan. Pero nakalagay naman yan sa manual. Pwede nyo po doon sundan. Ayan, no, nakalagay po dyan. Papakita ko po sa inyo paano i-install yung rim lock. So, ito po yung ganitong binili ko na sa ano to. Almost 3,000 mahigit. Tapos, bumili po ako ng kasama niyang rim lock. Ito po yun. Mabigat siya. Mukha naman matibay. So, ito naman 1,500 mahigit. So, dyan po natin ikakabit para pwede i-controlin sa loob. May button doon na pagka pinindot mo, aatras po ito. So, bubukas na yung gate natin. Hindi na natin kailangan lumapit dito sa labas. Lalo na po pagka ganito kalayo. So, ito po ipapalit natin. Ito yung ordinary niya. So, kung left-handed ka, pwede naman siyang pamalit natin. Right-handed ka, pwede naman pa gano'n. Pakita ko po sa inyo laman ng loob. Ito po, binaklas ko na. Dito po yung loob niya. So ito, dito tayo kukuha ng supply, ano, 12 volts to. So tingin kahit magkabaligtad to. Kasi pati yung swipe. So, pag tinesting nyo po to, ang mapapansin nyo, ito lang ang gagalaw dyan. Pero hindi po siya sira. Kailangan po kasi nakakabit to. Nakapress po siya. Pag sinara nyo po kasi yung gate, nakapress pong ganyan yan eh. Yan. So ito, pagka ito na magnetize siya, nagkaroon ng power, ayun. Tsaka pa lang po siya pipitik. So kung hindi siya nakakabit, para siyang hindi gagana, pero gagana po yan. Nakapress po kasi ito. So, kung mapapansin niyo po, ito po yung kasama niya. So, yung butas na yun, nakatapat po dyan. So, ang tendency ito, nakapress to. Kaya pagka nag-supply po tayo dito ng 12 volts, pipitik po yan. Para po bumukas.
dito po sa binili ko kasing model na to eh, kasama na siya yung para makontrol mo po itong rim lock natin. Ito po siya, makikita niyo po yan sa manual. Ayan po, meron siyang paano i-connect. So kaya lang, bukod ko po itong binili yung rim lock, hindi po siya kasama nitong doorbell na natin na monitoring camera. Ayan po siya. So ito, ngayon kakapain natin. Kailangan kasi, hindi siya permis na may tumatakbong 12 volts. Baka naman masunog to, no? So kailangan pagka pinindot natin, tsaka pa lang siya, magkakaroon ng 12 volts na supply, saglit lang. Para lang bumukas. So para malaman natin yan, kukonek po natin dito yan mamaya. Tapos tignan natin kung may lalabas na output pag pinepress po dun sa loob. Mamaya po pakita ko po sa inyo. So ito na po mga ka-DIY, ano? Itong positive, nilagay ko dito sa tester. Kasi ang nakalagay sa diagram, itong pula tsaka itim. To unlock eh. Diba? Tapos itong dilaw, para malak mo naman yung itong ating rim lock. So sa model na to, hindi na kailangan ng power para ilock. Kusa naman siyang babalik eh. So kailangan ko lang mag-unlock to. So kung makikita natin, ayan. Walang power na tumatakbo. So tama ito. Kailangan ito pagka pinindot po dun sa loob, tsaka pa lang siya magsusupply ng 12 volts. Para naman po hindi masunog tong coil natin masyado matagal na kaunan na po. Try po natin. Pagka-press ko muna, tawag tayo sa loob. Wala yata ng tao. Hello, ma? Ah! Makipress nga po ulit yung ano, yung unlock. Sige. Ah. Teka, baka maluwag. Sige nga po, ma. Ah! Isa pa po. Press and hold mo nga, ma. Press and hold. Ayun. So, tama po. Listen ko na? Isa pa nga po, ma. Press and hold. Ayan. Tsaka pa lang siya nagkakaroon ng supply. Pagka pinindot din sa loob. Try natin na kakabit yung rim lock. Listen ko na? Apo, ba? Sandali lang po matatry ko ikabit yung rim lock. Tatawag po ulit ako. So, ito po mga ka-DIY. Ayan. Ito po, kinabit ko sa... Ayan, kahit naman magkabaligtad yun, wala naman siyang polarity. So, kailangan gumalaw po ito. Sapat na yon. Dahil mamaya naman, pagka nakapress na to, tulad na sinabi ko, pipitik po yan. Tawag tayo ulit. Kailangan gumalaw siya. Tayo din. Medyo maingay lang mga ka-DIY, ano? Daanan po kasi ito. Ingay naman tricycle. Ah! Hello, ma? Ah! Makipress nga po ulit yung ano, unlock. Ayun. Okay na yun. Isa pa po, ma? Ah? Isa pa po. Ma-press and hold mo nga po. Titignan ko lang rito kung ano. Press and hold po ulit. Ayun. Kahit pala i-press and hold, pitik lang din siya. So, yun. Okay na. Kakabit na natin to. So, ito po yung gamit kong cable. Yan. So, kung mapapansin nyo, 2, 4, 6, 8. Ito po yung pinakita ko sa inyo kanina. Ay, din pinanduktong ko. So, since apat lang naman yan,
Ayan po, apat lang naman. Ginawa ko po, ginamit ko na tong apat. Hindi ko na pinaghiwa-hiwalay. Ito, nilagyan ko ng kayas, tapos pinagduktong. Pinagduktong ko po siya, tsaka ako hininang. So, yung mula po dun sa loob, ito na po yun, yung pumunta rito sa labas. So, yun din po, yun po yung nakakabit sa apat ano. So, hindi kayo maliligaw eh, kasi hindi yan papasok sa iba. Dito lang po yan. So, ito po eh, mabibili nyo naman sa mga computer shop kung UTP cable, Cat 6, parang pang outdoor. So, yun po. Since dito po tayo kukuha ng supply kanina para dito sa rimlock, dalawa lang po rito gagamitin ko. Okay na itong dalawa. So ito po, putuloy na lang natin. So sa future, pagka kailangan natin kumuha ng supply, so magagamit pa to. Kaya putol lang muna yan. Ito lang po gagamitin natin papunta sa rimlock. Nakabit na natin. Maglagay lang tayo ng flat bar dito para may pagkapitan pong rimlock natin. Ayan, ganyan siya. So, rimlock mo yan. Pag nasa loob ka, pwede mo siyang buksan dito. Ayun. Pero pag nilock mo to, masusi. Hindi niya makakalabas yung inlay dito. Kahit pindutin niya yan, hindi siya makakalabas. Kailangan buksan natin ulit. Sa labas, may susian din to. Yan. So, touch na. So, try natin tumawag sa loob. Hindi pa ayos yung wire. Ito yung isang papunta sa loob. Ito yung kaninang sa rimlock. Bakit? Mapapindot nga po ulit yung unlock. Tignan natin kung mag-o-open. Oh. Yun. Bukas na. Sana lang, ma. Sa pa po. Okay. So, oh. Ayusin na lang natin yung wire na to. At nakalabas pa. Lalagyan natin ng cover.